Hi and hello mga ka-YouTube. Muli, andito na naman tayo para mag-share na naman ng panibago nating video. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-YouTube. Sisimulan natin ang paandar nitong grinder. Ito po ay post angle grinder. Actually, itong grinder na ito ay wala ng carbon dahil ang carbon ito ay pulpul na. So, susubukan natin ngayon na paandarin siya. Isaksak ko. I-plug on ko siya sa power. Titignan natin kung aandar siya o hindi. Ayan, makikita niyo mga ka-YouTube kung ang grinder ba na walang carbon brush ay maari bang umandar. Ito, abangan natin ha. Susubukan natin. Ipa-plug on natin ito para makita natin kung gagana pa siya. Okay. Ipa-plug na natin. Plug natin ngayon. Subukan natin ngayon kung aandar siya. Wala na po itong umandar siya mga ka-YouTube. Isa pa. Yun. Umandar pa rin siya. Isa na lang. Huwag na natin ulitin. Dahil yan siya alam kung anong masisira sa kanya. Pero nakita na natin ito na wala na po siyang carbon brass. Ngayon bubuksan natin para ma-sure natin kung mayroon ba talaga siyang carbon o wala. Kaya mga YouTube, pag ganito ang grinder natin, huwag na nating ipilit. Huwag na natin patagalin ang pag-andar dahil alam naman natin na wala na siyang carbon. O yan, pag makita nyo, wala na siyang carbon. O yan, wala ng carbon yan. Ang spring na lang, ayan ang carbon niya. Makita mong carbon niya, yan. Pero pulpud na yan. Nakita nyo? Pulpud na siya. Paano siya mag-umandar? Ayan. Mapansin nyo, clip na lang ang nakatukod doon sa baba. Ibig sabihin, dyan na dumaloy ang voltahe sa spring na yan. Kasi ang spring nito, hindi siya parang spiral na parang spring ng notebook. Ang spring niya, ano siya, parang circular siya. O yan. So, kabilaan. Ang isa, wala talagang carbon. Dahil kinuha ko na yung carbon yan para gamitin as sample. Para mabilhan ng bagong carbon brass. So, wala talaga. Tingnan niya. Wala talaga siyang carbon. So, nakita nyo naman mga ka-YouTube, talagang umandar siya. So, listen to learn yan mga ka-YouTube. Dahil kapag hindi natin na-check ang ating grinder o anumang electric motor at patuloy natin ginamit dahil sa akala natin ito ay gumagana naman at umandar naman. Working siya. Pero ang katotohanan,
yung dalawang clip ang nakatukod kapalit nung carbon niya. Siya ang nakatukod dun sa commutator. So, pag pinatagal mo ang pagpaandar nito, pupurpurin niya, gagasgasin niya, pupurpurin niya ang commutator mo. Kaya ang commutator bars magkakaroon na ng scratches o kaya magkaroon ng malalim na linya, magkaroon ng malalim na sugat. So kaya hindi natin pinandar pa ulit, dalawang bisis lang para hindi na masyadong masira yung ating mga commutator bars. So yan, kailangan natin ang regular check up ng ating carbon brush. Lagi natin titingnan kung ang carbon brush natin ay okay pa. Ngayon kung makita natin ang carbon brush natin, halos 1/4 na lang natira, pwede na tayo mag-order ng panibagong carbon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Bubuksan natin yung pinaka commutator niya, pinaka armature, para makita natin doon ang kanyang mga commutator bar, kung ito ba ay okay pa, pwede pa magamit, o kailangan nating hasain, o kailangan nating meron tayong gagawin para maiwasan ang tuloy ang pagkasira. O yan. Yan ang kanyang rotor o ang tawag natin dyan na armature. Makita na rin natin ang kanyang mga armature winding dyan. Yan. Pag titignan natin ang kanyang commutator nito, ito ang commutator niya. Yan, yung nakaikot ang mga commutator bar. Kung mapansin natin, mayroon na siyang guhit. Mayroon siyang guhit. Yan o, guhit yan eh. May guhit siya, paikot. Ayan o, yan, may guhit na siya. Ibig sabihin, dyan tumatama yung clip. Yung clip o, I mean, spring. Yung spring ng carbon brush. Dyan tumutukod. Kaya kung makita mo, paikot yung kanyang, pag ituloy-tuloy natin ang pagpaandar niya, tutuluyan siyang masisira at mas malaking problema ang mangyari yan. Kasi pag masira na itong commutator bar mo na to, kailangan mo na siguro magpalit ng bagong commutator bar. Pero siyempre siguro may kaakibat na ito ng malaking gastusin. So ang bearing niya okay pa naman, gas-gas na talaga ang commutator. Pero pwede pa naman gamitin. At itong mga armature winding niya, okay pa naman ang armature winding niya. O yan, intact pa naman siya. Lagi natin alalahan eh, na ang isang electric motor pala ay kayang tumakbo kahit walang carbon brush. So yan lang mga ka-YouTube ang gusto natin ipakita. Naingatan natin ang ating mga grinder at huwag nating gagamitin kapag pulpul na ang kanyang carbon brush. Lalong-lalo na kapag ginagamit natin ito sa ating pangkabuhayan. Hanggang dito na lang. And thanks for watching guys. At sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. And please, don't forget to hit the notification bell. Stay safe guys. And God bless.